buzz that I'm a god. So welcome back to my channel, guys. So sa episode na to, dadalhin natin tong FJ sa isa sa pinakamagaling sa business ng auto detailing. Dito sa detailing shop na to, puro mga artista at mga sikat na car enthusiasts. And syempre, meron din mga normal na tao tulad natin. Dito din nagpapagawa si Derek Ramsey at si Dr. Vicky Bello. So ito yung parang Vicky Bello ng detailing. Pero hindi sasakit yung bulsa nyo. Kasi baka mamaya, ang isipin, mahal. No, this one, affordable, guys. Talagang sulit bawat centavo na ibinayad nyo. Meron silang mga offer na may limited warranty at lifetime warranty. So, depende sa budget nyo yung service na ibibigay nila. So, saktong-sakto yung FJ natin dito sa detailing shop na to para ma-showcase yung galing ng servisyo nila. Imagine, nalubog sa putik, nalubog sa ilog, buhangin, alikabok, lahat yan pinagdaanan na ng FJ nito. Siyempre, hindi naman sa isang car wash, kahit na sabihin mong hugasan yan ng hugasan, hindi naman lahat nakukuha. So this time, makikita natin talagang babalik sa halos brand new yung kondisyon. At hindi lang siya basta detailing. Pati yung mga sticker residues, yung mga maduduming headliner, tapos yung mga headlight, paint correction, restoration, you name it, nasa kanila na. Yung mga may classic, yung mga may mga vintage, dito din nila dinadala. Dito pinamaintain at dito rin pinapadetail. Also, yung mga bagong sasakyan dito rin pupunta for ceramic coating, for protection, so prevention kaysa magpa-paint correction ka at habulin yung magandang-magandang finish na galing sa factory. So dito lang yan sa may Alabang, sa may Doctor Village Access Road. So dito na ako sa detailing shop na sinasabi ko sa inyo. At meron sila dito mga ginagawang sasakyan katulad nitong Forester, Tom Prado. So iba-ibang services ang ginagawa nila dyan. Pero basically, lahat yan puro sa detailing. Si Kuya Albert at si Jason. Kuya Jason. So ginagawa nila ngayon, sine-checklist nila bago mag-start yung process ng detailing. Madali pa naman tanggalin, Kuya. Yes, sir. Ano nito, sir? Mabilis lang naman ito tanggalin. Lahat sine-checklist, yes, pati yung mga mileage, okay, fuel bars niya, kung pagdating dito, kung ilan yung laman. Kung ano yung mga gumagana at di gumagana. Yes, sir. So pati yan, tatanggalin nila. Ito yung loob itong FJ. So, maduming headliner, pag nagpapagawa kayo, sabihin nyo huwag sila dyan kumapit. Ito pa. Actually, sa loob, hindi naman siya ganun kadumi. Talagang, well, nakukuha naman yun sa daily use. Kasi ng sasakyan, ginagawa nila dito. High-end, low-end, mid-end, meron sila dito. So, ito yung G-Wagon na ongoing detailing. And ito, feeling ko restoration to. The last time na nandito ko, wala pang makina yan. Literal, ni-restore nila yan. Ang ganda ng workshop nila kasi aircon. Tapos, ito, minire-restore din silang MR2. Tapos, meron dito Mustang na hindi ko sure kung 67 or 68. Tapos, tignan nyo yung kanilang lounge area at receiving area. Diyan din yung pinaka-office nila. So, nandito na yung FJ natin. Ayan. Pinasok na. So, chine-checklist lang din nila. And after that, iiwanan natin. So babalikan natin to siguro mga in a month. Tapos poging-poging na ulit. So itong paint na to, Kuya, hindi matte. Sir, bali ang layo ng kulay niya eh. Nung huling nagpintura. Ito yung sign na nabunggo kasi, na ano sa puno.
tumama sa spoon. Na repainted siya. Sabi nila, confidently, mababalik nila to close to brand new yung magiging resulta. So after 2 months, makikita na natin yung FJ natin. So kasama ko ngayon si Blakey at syempre kasama ko din si... Psst, di ka makita! Si Faringes din. Si Boss Justin. So yan yung nag-edit ng mga video natin. 2 months natin inantay itong pagkakataon na to. Ngayon makikita na natin siya. Makikita nyo din kung gaano kadumi yung FJ natin. As in talagang lahat ng kasulok-sulukan talagang nilinis nila kasi tinanggal nila yung UBP, tapos tinanggal din nila yung mga sidings ng pinto, tinanggal nila yung matting, lahat talaga para siguradong walang makaligtas na dumi. At excited na rin kami umupak. So after nito trail na tayo. Dudumihan natin. Hindi kumapit talaga yung putik. Imagine mo, 2 buwan natin inintay, malinis to ng sobrang linis talaga, sobrang detalyado. Tapos, ipantitrail lang natin. Yun din, abangan nyo yun. Siguro mga after 2 weeks, uupak naman tayo. So, dudumihan natin yun, napakalinis nating FJ. Kung di ako nagkakamali, sila pa lang yung accredited and recognized ng international detailing. So, recognize sila sa buong mundo. Pag doon nga nagpagawa, wala talagang makakaligtas na dumi. Reputasyon talaga. Tapos, itutour ko din kayo doon sa shop nila. Ipapakita ko din sa inyo yung mga recent customers nila at yung mga gawa nila doon. So, meron silang 2 branch. Nandito ngayon tayo sa Alabang. So, papunta na tayo ngayon sa Aegis Detailing. Siguro mga 300 meters away. 300 meters away. Nandun na tayo. Ayan na po. Pakanan na po kami sa Aegis Detailing. Yung boss ng Monsi. Baka lumagpas ka sa pagkain ka natin. Dito tayo. Doon. Wow. Kukunin ko na yung sakyan natin. Ayun o. So today, kasama natin si Ma'am Vanessa. Siya po ang branch manager dito sa Aegis Detailing. Alabang branch. So, tatanungin lang natin kay Ma'am kung paano nag-start ang Aegis at the same time. Bigyan mo lang kami ng brief history, Ma'am, ng Aegis. Bali, yung Aegis po kasi is, nag-start siya talaga is from California. Okay. So, nagkaroon lang siya ng branch dito sa Philippines. Unang branch namin is sa Manila talaga. Mm-hmm. So, nalipat lang siya dito sa Las Piñas branch. Opo. So, yung second branch namin, nag-start lang siya noong October 2022. Which sa Quezon City branch. Quezon City. So, since detailing shop po kayo, Ma'am, yes, ano yung mga services and yung mga ginagawa niyo po dito? Okay. So, si Aegis po kasi, we offer detailing and coating services. Mm-hmm. So, hindi lang exterior, pati na rin interior, engine, and under chassis. Kasama yun sa detailing and coating services po namin. Dito, Ma'am, ano naman po ginawa dito sa Benz na to? This car is a Mercedes 300D po. 1986 car po. So, we restore this engine bay po. Lahat po yan. So, Ma'am, bukod sa detailing, pati po mechanical? Yes, sir. Oo. Mm-hmm. So, we have mechanical din po kasi dito. So we have Kuya Chi, our chief mechanic po. Ang ginawa dito, sir, is talagang pinull out yung makina, pati transmission po. Opo. So, bawat isang pyesa, tinatanggal po. Kasi part of restoration, so isa-isahin yung bawat pyesa, tinatanggal, nililinis. At the same time, pagkatapos po siya lahat, iskukuti nga namin. Mm.
So, nakita ko ito nung nakaraan, nandun. Yes po. Ayun. Yes, sir. Pati po yung engine bay niya. Kaya lahat po ito, each part, pag hinipo mo, naka-coating po yan. Tsaka wala po talaga. Okay. Ito ng parts na nakita nyo. Opo, lahat po yan, sir, naka-coating. Hindi po siya yung oily, kundi coating po siya. Lahat po. Wala po, hindi po siya greasing. Nandito po tayo sa low bay area po namin. Usually po yung mga car dito is mga small cars. Bali, sir, ito po, before, naka 2.0 po siya. So, pin-upgrade siya. Ng coating? Yes po. We have 2.0 kasi and 3.0. So, in-upgrade siya sa 3.0. Ano pong benefit ng 2.0 versus sa 3.0? Yung 3.0 kasi, sir, mas shinier siya compared sa 2.0. Oo. Tsaka yung hydrophobic, pagka-hydrophobic siya. Mas hydrophobic siya? Yes, sir. Yung FJ namin? 3.0. Yan. Yes, bago po. To ah. Yes, sir. Oh. Actually, sir. Out may, from the casa, dinerecho yes, dito. May mga clients kami na bago pa lang yung mga unit, dinadala na nila dito sa AGs. Yes. Kasi sir, minsan nga po sinasabi nila na mas maganda pa yung unit kesa paglabas ng casa. Sa casa. Okay. Oo nga, nakasupot pa eh. Yes, sir. Punta na tayo sa... Saan tayo next, ma'am? Showroom po. Showroom, okay. Oo. So, ito pong Jaguar na to, complete package din to, sir. Bali, gagawin po namin is exterior, interior, under chassis. And may mechanical issues yes, pa siya, no? Oo. Bali, ang gagawin po muna namin yung mechanical issues before po kami magpo-proceed sa detailing services. So, pasok po kayo sa showroom po namin. Showroom. So, usually po dito po yung mga clients po namin. Opo, inaalok po namin sila ng coffee. Bumuburaw. Unlimited coffee po dito actually. Unlimited coffee, ayun no? Yes coffee po. Area. So, here's the Ford GT40 po. Complete package po siya. Nagawa po namin interior coating, engine coating, under chassis coating, tsaka exterior coating. Doon tayo mag-isa sa engine, sa lahat po ng area sa engine. Ganon din po sa under. Lahat na maabot namin, ganon din po. Yung customer po namin, yung mga clients po wow, namin. Wow talaga eh, no? Po, satisfied po talaga sa ano. Kasi gusto po namin talaga malabas yung unit namin na yung client, lalabas sila na masaya. Happy po. Yes. Yun. Nakapanood ko lang ng ano eh. Ford versus Ferrari. Wow. Grabe. Ito, museum piece ng itsura na ito eh. Hanggang tama yung sinabi ni Kuya, oh. Lahat ng makikita mo, lahat dukot-dukot. Kahit... Grabe ito. Parang laruan, no? So, dito naman po yung high bay area po natin. So, usually, yung mga car dito is yung mga malalaking cars talaga po talaga. Ito, ma'am, anong ginagawa dito? Bali, sir, in-upgrade rin po sa 3.0 tong car na to. So, yung mga clients nyo, usually, from 2.0, nag-upgrade lahat ng yes, 3.0? Yes, sir. Bago kami pag-proceed sa complete package, sir. Sa detailing and coating services po. So, pininturahan po ito? Yes, sir. In-scrape? Yes, sir. Ah. So, ma'am, dito naman sa FJ na to, after nitong ma-strip, binabalik na ulit yung mga parts? Yes, sir. Bali, binabalik na po natin, sir, yung mga gamit sa loob. Mm-hmm. Di bali, ito, sir, sa interior po, sir, mayroon po tayo decontamination. Decontamination? Opo. Okay. Decontamination, sir, tinatanggal po natin yung mga upuan, itong mga carpet, para po malinis po natin lahat. Lahat po ng mga amoy. Mawala. Opo. Okay. Bago natin siya ibalik. Lahat po ng mga singit-singit. So, lahat po kaya tinanggal nyo? Opo, sir. Tinanggal po lahat yan, sir. Ito, sir. Kakabalik lang po nito, sir. Dibali, warranty po lang siya. Dibali, for upgrade po siya ng 3.0. Itong Ford Ranger. We have different packages po. Gold package, silver package, and diamond package po. Yung diamond package, it is lifetime warranty, while the gold package is 3 years warranty, and the silver package is 1 year warranty po.
So we do the exterior, interior, under chassis, and the engine po. So yung ginawa po sa FJ is diamond? Yes po, complete package yung ginawa namin. Ano yung difference nung tatlo, ma'am? Actually, sir, wala naman pong difference. Same procedure lang po yung ginagawa namin. Ang pinakaiba lang talaga is the length of warranty. Oh. Yun lang, diamond, lifetime warranty, gold 3 years, and silver 1 year warranty. Paano man pag halimbawa pong diamond yung package ng sasakyan, yes, tapos nabenta ko yung sasakyan, paano yun? Matatransfer ba yun? Bali, sir, transferable naman na po. Mm-hmm. Yung before kasi hindi siya transferable. Ngayon, sir, transferable na siya. Pero yung next na pagbibentahan ko ng sasakyan is mag-aavail lang siya ng premium package namin, which is 20,000 para mapagpatuloy niya po yung warranty. Oh. Usually, sir, yung nag-aavail ng mga silver package namin, yung mga nagba-buy and sell. Okay. Para talagang thorough, yes, ang pagkaka-detail. Mm-hmm. Yes, so, ma'am, ano naman yung difference nung ceramic coating and yung services na meron kayo dito? Oh, it is diamond coating po na formulated from USA pa. Ang pencil hardness niya, sir, is 9 to 12 H po. So, yun. Ano ang pencil hardness, ma'am? Yung kapal po ng coating namin. Okay. Oo, yung ceramic coating po kasi may first layer, second layer, third layer. So ito, one application lang? One application lang po and makapal po yung pencil hardness niya. Oh. So if you're interested in getting the premium service from Aegis Detailing, yung contact details, yung address po nung kanilang dalawang branch is nasa description below. Para lang din baka may mag-ask, gumagawa rin sila ng service and detailing for motorcycles. Yes, so, nung nakaraan, nakakita ko ng BMW dito, ng GS. Meron din silang coating packages for motorcycles. Sir, ready ka na po kung makita yung FJ? Super! FJ. Excited na ako. Kakape ka na. Oo, boss. Sabi niya pag may rig ka daw, dapat nagkakape ka. Eh, wala tapos, pa ako rin. Tapos, inuna ko kape, boss. Inuna niya na yung kape, tapos sinititigan niya sa bahay, no? Pwede mong dilaan yung gulong, eh. Anong ginawa mo sa sakyan namin? Ito, sir, yung kagaya ng sinabi ka nung kasama ko. Opo. Bali, full detail muna siya after coating niya. Bali, isa-show ko sa inyo, sir, yung outcome niya ng pagkat yung tapos na. So, ito, kuya, meaning, lahat to binaklas niyo? Yes, sir. Okay. Tapos, tsaka nyo nilinis? Yes, sir. Okay. Kasi kahit saan mo lagay yung kamay mo, malinis yung kamay mo. Yung sa status nito, nung dumating? Yung dumating ito, talagang sobrang dugo niya. Sobrang dugo? Real na real talaga siya. Oo. Oh, talaga so, nahirapan ka. Hindi ka naman galit may, sa amin. Magalit ka sa amin, ha? Nakatrabaho natin yan. Although mahirap talaga siya, pero kay as a detailer, Aegis kami. Yan! Full detail, tsaka kung kailangan dukot yung pinakaabot ng kamay, tsaka daliri, kailangan namin yan. Hindi kung hindi na kaya, binabaklas nyo naman. Baklas yan, oh, sir. Tsaka may mekaniko tayo na magbabaklas yan. Pati electrical, diba? May electrician, yes, din kayo. Dito, kuya, paano? Ano to? Ba't sobrang kintab niya? Bale, yung nagpadagdag talaga, sir, ng kintab niya is yung coating natin. Anong ginagawa nung coat? Protection na siya, sir, sa mga domain na kahit sa kalawang din, mas maano siya, sir. May resistance na, yes, lalo, sir, siya. Okay. Wala ka talaga mga itong dumi. Oh. Saka hindi siya nag-oily na. Oo, hindi siya magrasa, no? Dito ka nahirapan. Ilang ay gumawa nito? Paggawa nito, sir. Actually, dalawa. Tatlo yata umano nito. Pero the most nag-focus talaga dito. Tulong. Nung dalawang buwan to nandito, gaano katagal yung pang-ilalim? 2 weeks, mga ganun. Ganyan, sir. Focus lang yun dito sa ilalim. Kasama ng overtime yan. Grabe. You know. Fully coated na to, sir. Tapos, bago natin i-coating ulit to, detailing gaya ng sa under, same lang. Yung in-apply sa ilalim? Yes. Same lang dito? Yes po. Bali, dukot level din yung ginagawa namin dito. Yung detailing. Hindi mo madukot, ano nang ginagawa dun? Ginagamit natin dito natin, sir, pang is steamer, which is mineral yon. Okay. Na ginagamit nating tubig para sa safety ng engine niya. Pag coating naman, sir, yung mga singit-singit niya is airbrush. Yeah. Airbrush na? Yes. Para yung pinakasingit niya maabot po. So ito naka-coat din to? Yes po, sir. Talagang lahat naka-coat? Lahat. Tumiilaw.
Wala nang katarata. Before and after niya, sir. May before and after yan. Exciting! Ang bango na. Mabango kasi wala nang amoy. Kasi dati ang baho nito eh. Sobrang linis na niya. Kamusta, sir? Yung loob? Sobrang linis na. Wala na yung amoy. Wala na yung mga bakas ng kamay dito ng mga gumagawa. Mga gumagawa kasi pag kumapit dito kahit madumi kamay. Basta hindi ko kilala kung sino yung gumagawa. Nawala na yung amoy ano niya. Amoy mamang pagod. Bali yung ano natin dito, sir. Nung binaklas namin ito, bali sobrang matputik siya eh. Yung ilalim nito. Sumuksok na rin yata sumuksok yung putik. Pati dito, kuya. Yes po. Baklas na binaklas natin ito. Detail din yan. Linis no. So naka-coating din yan? Yes po. Pati itong mga... All plastic, sir, leather, lahat yan. Ito lang headliner, hindi, no? Hindi. Saan kayo, kuya, pinaka-nahirapan nung nilinis nyo to? Para sa akin, sir, sa under chassis po talaga. Nabugbog talaga. Ano kasi, talagang ano, sir, eh. Doon sobrang, ka napagod talaga. Sobrang putik po talaga. Kailangan mo talaga, tsaga ka talaga sa pagdudukot siya ng mga dumi. Kaya walang natira eh, no? Opo, sir. Yung ginawa natin dito, simula ng pagkadating pa lang niya, daming nakita nating imperfection niya sa paint. Lalo na sa mga plastic issue niya. Gasgas, salamin. Kasi namumuti na yung mga plastic, yes, eh, di ba? Yung pinaka ano din natin sa labas, sir, is yung sticker niya. Kasi nag-worry tayo na baka sumama yung paint, tapos yung adhesive maiwan. At saka ginamitan natin to ng angkop na para pantanggal ng sticker. Pantanggal talaga ng sticker. Para hindi maapektuhan yung pintura. Saan din naman po sa paint naman po tayo, sir. Tinitingnan muna namin, sir, yung kapal ng pintura. Mm-hmm. Yung opo, pang meter, di ba opo, may device sir, kayo? Opo. Kasi hindi tayo pwede basta-basta, sir, na gawa lang tayo ng gawa. Tama. Kasi baka mamaya... Mapanot. Opo, masira natin yung pintura. Kino-consider okay naman po siya, sir. Kaya ginamitan po namin, sir, ng nag-sanding po kami. Buong body, sir, na-sanding po namin yan. Talagang walang makakapay. Yelo. Ngayon, puting-puti. Correction po tayo. Okay. Tatanggalin po natin, sir, yung mga issue. Ganyan, sir. Itatama lahat. Opo, tatama po natin lahat, sir. Pagtapos ng paint correction, pampakintab na po natin sa G-wheeling process. Side naman ng engine niya. Natatawa siya, eh, no? Sa experience niya, parang napagod talaga siya. Tingin mo palang talagang mahirap gawin, eh. Kapit talaga. Tapos nagmamansya na talaga siya. Yung dumi niya, nainit ng makina, nag-react na siya. Nagmansya na talaga. Bago yung coating, is perform kami ng body line. Ano yung body line, kuya? Yung mga singit-singit niyan, sir. Kaya pala. Detail pa yan. Kaya inspectionin muna yun. Yes po. Yung best example na lang namin, sir, yung taho ng gabi niya na pag binasa mo, parang... Bumabagsak lang talaga yung tubig. Ganun siya. Sakto maulan ngayon, matetesting natin. So, ibig sabihin, kahit one year, hydrophobic effect yes, na nandun pa rin. Pati yung protection niya lahat. Yes, pati kintab. Opo. Yung warranty nito... Sa warranty naman po, sir. Halimbawa, sir, pag nalabas na po yung unit, sir. Mm-hmm. Pag nagkaroon po kasi ng problema, sir, pwede nyo, sir, ibalik, sir. 1 year, balik niyo po sa amin dito. Ngayon, pag iikutan po namin sa yung buong unit, pag meron po nakitang problema, gagawin po namin. Part ng warranty. Opo, si lifetime warranty po, sir. Bali, pag meron po nakita, sir, mga scratches, ibabak po namin yon, tapos i-record po namin ulit yun. Part ng lifetime warranty, opo, yung pag-record. Yes po. Napakalupit nung FJ namin, gawa ng AGs, wala akong masabi. Kasi tignan mo naman, boy, siguro nalibot mo na lahat yan, di ba? Tignan mo. Panginoon, may sumisigaw. Boses ni Epizar, upang. Dadali na namin doon yan, kaya Sok, i-ready mo na yung mga iluluto nyo sa amin ni Boss Jack. Magde-trail na kami ulit. Kaso, nakakaya i-trail to, tignan nyo naman. Hindi kaya ng FJ niyan. Diba, Boss? Wala yung ganyang kalinis ni FJ, Boss Francis. Malupit niya nag-detail dito. Joke lang, Boss Epizar. Namiss na nga ito eh. Bago tayo umalis dito, tignan nyo, may bagong-bagong LC300. Fresh from Dakasa, diretso agad dito. So again, ma'am, maraming salamat. Thank po. Thank you, sir. Thank you. At nabigyan nyo kami ng opportunity para malinis to. Yes. At meron tayong lifetime warranty sa Aegis Detailing. So yes. maraming salamat po sa welcome, lahat ng gumawa at sa buong grupo ng Aegis Detailing. Thank you so much po. If you are interested po, you can visit our branches. We have Alabang and Quezon City branch po. May yan. Facebook page din kayo, ma'am? Yes, sir. Meron po kaming Aegis Detailing Philippines na Facebook page. May YouTube din kayo, I guess. Yes, sir. Yes, po.
So doon makikita nyo rin yung mga gawa nila. Last time na ginawa nila was Richard Gutierrez, yes, yung LC80, tapos yes, yung kay Sir Derek Ramsey din. Yes po. Thank you so much for watching at maraming maraming salamat po. Ayaw ano naman nun, teba? Baliw naka-wide to! Ayun no! Montage. Sersid eh. Yan. Tama. Tama. Record na yan. Oo, ayun. Nakatayo! Napay?